Ako po si Raymart M. Trinidad. Patrick Nico G. Takda. G. Norbert G. Gitlong. Or Simon S. Gonzalez. Janet Yu Payungayong. Erilson C. Nocon. At Stephen B. Dumin. At kami po ang grupo na mag-uulat ukol sa We Are Magtalastasan. Paano kaya nagkakaintindihan ng mga tao? Paano natin naibabayan ang ating saloobin? At paano natin nauunawaan ang mga sinasabi sa atin? Ang kasagutan sa lahat ng katanungan ito ay ang wika. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan ng bawat individual. Ginagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pagkikipagkomunikasyon. At ang wika ay isang bahagi ng pagkikipagtalastasan. Ang isang akto ng pantaong pakikipagtalastasan ay binubuo na konteksto, mga kalaho, mensahe, channel o daluyan, ingay o sagabal, at feedback o tugon. Tinutukoy nito ang mga pangyayari na kinakasumputan ng akto ng pakikipagtalastasan. Ito ay may limang salik. Physical, ito ang kumikilala sa mga kondisyong pangkapaligiran ng mga kalaho, katulad ng temperatura, panahon, liwanag, at antas ng sagabal. Social, pinapahalagahan ng kontekstong ito ang mga relasyong namamagitan sa mga kalaho. Maaaring pahalagahan sa bahaging ito ang ugnayan ng magkakakilala at magkaibigan. Historical, krusyal na salik sa kontekstong ito ang mga impormasyon na una nang naganap at naging bahagi na ng kasaysayan sa pagitan ng mga kalaho. Binibigyan pagpapahalaga ng kontekstong pang-psychological ng emosyon o damdamin ng bawat kalaho. Naghiwalay sa isa't isa subalit may mahalagang pagtugon sa kabuuan ng akto ng talastasan. Kultural, kasangkot ito ang mga kaugaliang, paniniwala at kasinayang impluensya ng kultura sa pagkatao ng mga kalaho. Participant o kalaho, ang pinakamahalagang sangkap sa akto ng komunikasyon. Sa kanila nagmumula ang kaisipang nagpapalawak sa isang paksa. Dalawa ang kanilang uri. Ang una rito ay tagatanggap ang kalaho na gumaganap sa tungkulin ng proseso ng mga naririnig na kaisipan. At ang ikalawa naman ay tagahatid. Tungkulin nila ang pagbubuo ng mga mensahe at ang paghahatid nito sa tagatanggap. Mensahe, ito ang dahilan ng akto ng komunikasyon. Itong idea na isinalin bilang wika o kilos. Simbolo, maaaring salita, tunog o kilos na nagsisilbing tagapangatawan ng kahulugan o kaisipang pinapayag. Encoding, ang proseso kung saan ang isang lantay na ideya o damdamin ay nililipat bilang simbolo. Decoding, ang gawain ng pagpapakahulugan sa binibitawang mensahe ng iba, gamit ang ideya at damdaming pansarili ng tagatanggap. Pagbubuo, ito ang sistemang pagsunod-sunod ng mga kaisipang ilalahad. Channel o daluyan, ito ay nagsisilbing daan upang maipahayag ng tagahatid sa tagatanggap ang kanyang mensahe. At ang dalawang daluyan ng bibig ay verbal at di-verbal. Ingay o sagabal, ang dahilan ng pagdudulot ng kalituan o kawalan ng katagumpayan sa akto ng pakikipagkomunikasyon. Ito ay maaaring alinmansa, panloob na ingay. Nagaganap ito sa isipan ng mga kalaho. At panlabas na ingay, kung saan ito ang mga sagabal na visual, pandinig at pangkapaligiran. Feedback o tugon, bilang teknikal na pag papahulugan, ito ang paraan ng pagbibigay pahulugan ng tagatanggap sa mensaheng ipinapatid ng tagahatid. Action! Sino ba bang hinihintay? Ba't di pa tayo sumakay? Excited na akong umalis. Sige na please, konting bilis. 1, 2, 3, smile! 1, 2, 3, smile!
Patot. Saan ba tayo pupunta kahit saan? Bahala na wala kong paong extreme. Pwedeng side pitas mo to flip biglaan. A little bit of mambo. Ayan. Kaya't pakibilisan. Saan man tayo magpunta, walang supply. Sobrang saya kahit saan tayo mapadpad. Basta may bango na dapat. Yan. Pagkat kailangan ko nang unang maglalas ng lalamunan, tapos magpakalunod sa alak ang pusong pagod. Biglaan. Bigla. Kanya na lang akong iniwan. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kaya nagkayayaan. Tara na samahan. Nakaisipan. At ang pangalawa naman ay tagahatid. Tungkulin nila ang pagbubuo ng mga mensahe at ang pagbasa. At ang ikalawa naman ay paghatid. Magsaya, sige na. Ayoko munang mag-isa. Sa pag-ayon. Wika at pakikita. Wika. Na ako. Wika. Prepare tayo, Bill. Ito yung sa'yo, di ba? Oh. Can like Mali. Tapos ikaw nasunod. Can like Mali. Hindi, ganito. Uy, wag naman sa'yo. Kasawa sa uli. Can like Mali. Video ko ay sa'yo. Page down. Kaya pakiusap lang lasinyo ako. Kaya pakiusap lang. Lasingin niyo ako.